Hey everyone, so actually I'm creating this video for those na nagtatanong kung ano ba talaga yung work ko, ano ba talaga yung home base, paano ba yan, ano yung mga disadvantages, tsaka yung mga advantages ng nagtatrabaho sa bahay. Okay, guys, let me tell you something about myself first. So, my name is Raymond. I'm a teacher by profession. Unfortunately, hindi nag-swak yung mga needs saka yung mga wants ko. Or medyo ambisyoso lang siguro talaga ako. So, after I graduated in college, I entered in the call center industry. Can I have your name, please? Bang Iko Awanday? I'm sorry? So, fresh blood ako. Hindi ako talaga ganun kagaling magsalita. So, nahasa lang. Tapos, just to make a long story short, I got promoted as a team leader. I was assigned in Manila for five years. Tapos, dun, hindi ko pa rin nakita na parang successful ako or na re-reach ko yung mga long-term goals. Paano mo nasabi mabilisan? So, one of my friends nag-introduce sa akin ng home base kasi nakita ko parang, uy, may kotse siya, may bahay siya, may savings siya, sa edad niyang gano'n na. So, sabi ko, ano bang meron sa home base? Bakit? Paano? Diba? Yun yung mga questions ko. So, I resigned sa trabaho ko. I hate this job! I hate this goddamn job and I don't need it! Nagbumili ako ng laptop. Tapos, palagay ako ng internet connection. So, malaking tulong din kasi nga, binigyan niyo ako ng mga pointers, kung anong gagawin, paano mag-apply. Then, I applied sa one of the companies na nag-offer ng home base. Grabe, sobrang hirap ng training, pero kala kaya. Tapos, okay na okay siya kasi nga, part na ako, I mean, I'm part of the home base circle for almost 3.5 years. So, let me go ahead and discuss yung mga disadvantages tsaka yung mga advantages ng nagtatrabaho sa bahay. First, yung income. So, yung salary or yung compensation, okay na okay siya, guys. Kasi nga, if, let's say, kasi dalawang klase ng home base, merong direkta ka sa kliyente, merong nagtatrabaho ka sa kumpanya. Okay? So, kapag direkta ka sa kliyente, usually nag-range siya 100,000 to 150,000 yung sweldo nila per month. Pag nagtatrabaho ka sa company, minsan may mga company na nag-offer ng health cards. Tapos, yung maganda doon kasi, sila yung maghahanap ng kliyente for you. So, hindi ka mag-worry na mawawalan ka ng kliyente. Alam mo, kung ako for ilang months or ilang 2 months or 3 months. Kasi anytime, pwede kang hanapan ng kliyente. Yun lang, hindi siya ganun kalaki katulad ng direkta kasi nga parang almost kalahati, more than kalahati yung kinukuha ng kumpanya. Kasi may binabayaran silang insurance mo, tapos may mga leave credits ka pa. Yun yung mga advantages. Pero yung sa direkta nga, medyo malaki yung sweldo, di ba? Compensation wise, okay. Sa kapag nag-work ka sa company, nag-range siya sa $700 to $800 per month for 8 hours. Ayun siya. 8 hours, 5 days a week. Another advantages, yung traffic. You don't need to worry about the traffic, guys. Kasi, hindi basta-basta mauubos. Pero pasensya ko, konti-konti na lang! Yeah. 5 minutes before your shift, pwede kang mag-log in. 10 minutes before na shift mo, open your computer, log in ka. You know, send your start of day report to your client. Okay na okay. Kasi, take for example, dati when I was working in sa call center, sa Pioneer, nag-aalat talaga ako ng 2 hours and a half para lang, you know, makadating sa opisina. Alam mo, haggard na haggard ka. Siyempre, supervisor ka, kailangan mong mas maaga sa mga hente mo, di ba? So, yun yung mga, sa tingin ko, pinaka-importante din na feel kong okay kapag nagtatrabaho sa bahay. And minsan nga, kahit may muta ka pa, kahit, alam, bagong gising ka, okay na okay. Yung gastos, hindi siya ganito. Ganun kagastos, guys, kasi nga dito hindi ka mag-work kung anong kakainin mo, pwede ka magluto yung 200 pesos mo, pagkain nyo ng lahat. Hindi dati kapag nagtatrabaho ka, yung 200 pesos mo para lang sa'yo, diba? Dito yung baka bili ka ng baboy 1 kilo, ulam nyo na buong gabi, diba? Kapag nagtatrabaho ka sa labas, minsan yung mga kasama mo magsa-Starbucks, syempre call center, magsa-Starbucks, magkakape. Pangit naman kapag hindi ka magkakape. Or alam mo yung mga ganun, minsan kasi kailangan mo din maging
sumabay sa kanila or kakain sila sa labas after their shift, 'di ba? Yung mga ganun. Ikaw hindi mo na 'yung problema kasi nga pwede kang kumain anytime. Titingnan mo ako ngayon, healthy. Kasi meron akong parating pagkain, hindi ako nawawala ng pagkain. Isa pa guys, you can spend more time sa family mo, okay? Yung parang Christmas, holidays, New Year's, di ba? Pwede ka talaga mag-spend ng time sa kanila. This is a very good job guys for single moms, sa mga retired teachers natin, yung mga friends or relatives natin na disabled, na pero okay naman, makakagamit naman ng internet, okay na yun. Sa mga, kasi actually, yung home-based guys, hindi lang siya, malaki siya eh, malaking yung cover niya. Lahat ng profession, I think, cover niya. Especially for accountants, for, yung bookkeeping, may mga work na bookkeeping dun eh. Doctors, yung mga medical transcriptionists, for nurses, IT, especially for ITs, and architects, mga AutoCAD, mayroon malaking sweldo doon. For communications, or customer service, teachers, for tutors, di ba? Okay na okay siya. Okay, so let's talk about the disadvantages naman. Konti lang naman yung mga disadvantages. Yung unang disadvantage na sa tingin ko na makaka-apekto talaga, para sa akin ha, social life. So, take for example, dito, ako lang mag-isa. Mamaliw na ako sa kakaisip. Nagtatrabaho, di ba? Wala akong kasama, wala akong kausap, kliyente ko, or computer ko lang, or laptop ko. Hindi ka tulad sa office na, alam mo, minsan nagiging motivation mo siya na magtrabaho. Minsan may kausap ka. May parang, anong ulam mo? Pinilook for mo kung anong ulam niya? Anong damit ni crush mo? Anong pag-uusapan niyo? Ano yung, bakit siya umiiyak? Bakit siya tumatawa? Kaninong birthday na naman ngayon? Yung mga ganun. Or kaninong handaan? Or team buildings? Yun yung mga hindi namin na-experience guys. Kasi nga, nasa bahay lang kami. Diba? Pero okay naman so far. Pero I mean, sa iba, especially sa akin, na gusto ko talagang mag-team building. Hindi ko na-experience yan. Other na sa tingin ko disadvantages, yung mga brownout, mga black, yung mga calamities. So, yung laptop mo, yung computer mo, nakasalalay talaga sa electricidad or sa internet connection. So, kapag wala yan, kasi kapag may bagyo, brownout, blackout, walang kang trabaho. Unpaid ka. Diba? One time guys, meron ako na experience na nag-brownout yung buong Iloilo. Blackout, I mean, yung buong Iloilo. So wala akong generator. So ang ginawa ko, pumunta ako sa Mega World. Yung Mega World kasi may mga generators, may mga cafe doon. So doon ako nag-work. Nagulat ako nang tiningnan ko yung buong paligid. Puro home-based din. Puro merong computers. So, doon mo nakikita na lumalaki talaga, nag-grow talaga yung line of work na ito. Kasi nga, madami din nagtatrabaho. So, very good thing kapag mag-invest ka sa mga generator, which is na, parang hitting two birds in just one stone, na nasa-save yung trabaho mo, nakakatulong ka din sa pamilya mo kasi nga, may generator ka, hindi sila naiinitan, diba? Okay, isa sa pinaka-importanting sa tingin ko disadvantage yung stability ng trabaho. Hindi siya guys stable. Anytime pwedeng mawala yung kliyente mo. Ngayon, nag-uusap tayo ngayon. Anytime baka pwedeng mawala yung kliyente ko. Huwag naman. Sana. Pero ayun, di ba? So, dun papasok yung savings. It's very important guys na to save kahit ano pang trabaho mo, kahit, di ba, kahit ano pang klaseng trabaho meron ka. You need to save for your future kasi hindi natin alam eh. Pwedeng mawala kung ano mang meron tayo ngayon. So, and then of course, kailangan mong mahalin yung trabaho mo. Kailangan mo namang gawin yung lahat. Yung best mo, to make sure na maging, na magstay siya ng yung client mo and to provide, you know, satisfactory work sa lahat ng ginagawa mo. You know, ibalik mo yung return of investment nila kasi nagbabayad sila ng malaki sa'yo eh. So, gawin mo naman yung tama, diba? Okay, I think that's it. Those are the advantages and disadvantages and advantages of working sa bahay. Guys, if you have any questions, if you have any inquiries, please let me know. If you have anything na pwede mong tanong about
kung paano ba siya yung process. I can create another video for the hiring process. Kaya medyo madugo yun eh. Pero I can teach you naman and I can, you know, give you some feedback and kung anong saan pa pwedeng mag-apply, kung ano pwedeng applyin. So thank you so much for watching. Really appreciate your time, guys. So thank you again and have a great day. Goodbye.